Welcome to Donmar TV News Channel. Ibinunyag ngayon ni Commissioner on Elections, Commissioner Rowena Guanzon, na isang senador daw itong nakikialam para ipitin itong desisyon sa disqualification case na inihain nga kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Tinawag ni Guanzon na padrino daw ang senador ng isang COMELEC commissioner. Sa bahagi raw ni Commissioner Amy Ferrolino na siyang miyembro ng First Division, nandito rin yung problema kaya ito na de-delay at sa katunayan ay hindi na raw nagpaparamdam itong si Ferrolino. Hindi niya sinasagot itong mga messages at tawag ni Commissioner Guanzon. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Commissioner Guanzon, hinamon niya itong ponente ng kaso na ilabas na ang desisyon dahil dapat ay 15 araw lamang daw ang kanilang pagdedesisyon. Sakali umanong hindi mailabas ng maaga itong desisyon ay papangalanan niya sa Lunes kung sino itong nakikialam sa desisyon ng COMELEC First Division. Narito pa ang tinig ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Talaga namang pinapaalam ko yan sa kanila kung anong boto ko. Eh normal ngayon sa amin na kung gusto mong sumulat ng separate opinion mo eh. Sumulat ka, lagi naman akong separate opinion kasi matalino ako eh. Opo. Gusto ko yung nagsusulat ako eh. Mahilig talaga ako magsulat eh. Diba? Ang dami ko libro. Labas nga yung resolusyon, huwag yung may politiko dyan na padrino niya na siyang pumipigil sa kanya sa paglabas. Sabay, hindi po tama yan. Huwag pong makialam ang mga politiko dito kasi mismo Presidente Duterte ay hindi nakikialam. Kaya pakinggan po natin kung ano reaksyon ni Secretary Salpanelo, yung spokesman ng Presidente. Dapat paliliwanag ni Secretary Panelo yan. May utos ba ang Presidente? Kasi tinanong ko yung ibang commissioner, wala namang utos yung kahit sinong malapit kay Presidente. Eh bakit nakikialam itong politikong ito? Opo, pwede niyo po bang pangalanan kung sinong politiko yan na commissioner? Sa Lunes na lang, para sa Lunes. May suspend. Kasi maraming salamat, may iba pang mag-interview. Tala agad namang nilinaw ni Guanzon na Bombo Jane Bombo Dennis na hindi raw itong si Senator Amy Marcos, yung kapatid ni dating Senator Bongbong Marcos, ang nakikialam sa naturang desisyon. Kanina nagpahayag na rin itong ilang senador na pangalanan na ni Commissioner Guanzon itong sinasabi niyang senador na nakikialam sa naturang desisyon. Katatapos lang na interview ni Boy Abonda kay Nanay, pangatlo siya sa mga kandidato sa presidential one-on-one. Alam niya, nang pinapanood ko po, yung climax ng interview niya, no? Climax talaga. Ni Boy Abonda, mga kababayan, tinapos yung interview sa pamamagitan ng paninirang puri. Yun ang climax. Sabi ko sa inyo, matindi talaga itong si Nanay Lumi. Kasi yung sa final interview, mga final questions pala, I should say, fast questions yun. Yung subject na ng katanungan, bakit anya dapat hindi iboto itong mga kandidatong ito? Una, si Bongbong Marcos. Sabi ni Nanay, kasi anya dapat hindi iboto siya. Sinungaling kasi anya. At saka, hindi mo anya makita sa panahon ng krisis. What? Naniwala po kayo doon sa statement niya, no? Sa sagot ni Lomi, na si Bongbong Marcos daw, sinungaling. Ay, by the way po, may naalala po kayo, I think mga right after the election na questionable, so yung results sa pagka-vice presidente, may isa pong babae doon na may isang guest na babae na in-interview si Excuse me po, si Mike Enriquez. Tinanong yung babae, mga kababayan, kung
Ikaw, Anya, kasi nakaupo kang vice president. May plano ka, Anya, na tumakbo? Kasi yun naman talaga, Anya, yung ambisyon ng umuupong vice presidente. Sagot po ni nanay. Ah, hindi, Anya, sa akin, wala yon. Never, Anya, ako na mag-ambisyon, na magtakbo sa pagkapangulo. Pero Anya, yung ako, ready ako in case may mangyari sa pangulo. Siyempre Anya, succession, yung vice president Anya yung uupo. Pero Anya, tatakbo ako? Never! The rest, mga kababayan, ay history. Ah, yan po si nanay. Accusing Bongbong Marcos na napakasinungaling. Ano nga pala yung tinatagpuan ni nanay na posisyon ngayon? Pagkapangulo, ano? Pero sabi niya, hindi daw siya. Wala siyang ambisyon na magpangulo. Sino ngayon, mga kababayan, na napakasinungaling? Amigo sa inyo. Kaya sabi ng mga matatanda, huwag ganyan ang turo ng turo. Turo ka ng turo sa iba. O, tingnan mo ano yung kamay mo. Turo ka ng turo. Yung tatlong daliri, nakatuloan niya sa'yo. Tinuturo niya si Bongbong Marcos na sinungaling. Isang kamay la, isang daliri lang yung nakaturo kay Bongbong Marcos. Yung tatlo sa kanya. Amigo sa inyo. At di daw makita sa panahon ng krisis. What? Ngayon ka pa man lang pumupunta sa mga ganun kasi doon sa Udet. Nauna siya pumunta doon. Wala man dala. Bumalik pa. Wala pa rin dala. Tapos sasabihin mo, si Bongbong Marcos di makita. Tingnan mo yung mga dala-dala ni Bongbong Marcos all throughout the, you know, regions na sinalagta ng wala kasi masyadong dalang media sa mainstream media si Bongbong Marcos. Kaya walang masyadong publicity. Di tulad mo na nag-reporter pa. Alay niya talaga po si nanay. Oh, tinanong siya, what about Anya? Bakit hindi dapat na iboto si Isko? Kasi Anya, di klaro ang mga paninindigan sa maraming bagay. Oh, Yorbe, ano sagot mo? Wala ka daw paninindigan sa maraming bagay. Banatan mo na. Totoo ba yun, Yorme? Sinisiraan ka. Siniraan ka ni, ano, ni nanay. Oh, alam nga naman, birayin mo. Ikaw na ba yung susunod na isasalang sa one-on-one interview with Boy Abunda? Matindi talaga ito pong si nanay. Ah, next, shipping Anya. Bakit hindi kailangang iboto ito? Pagkapangulo. Kasi Anya, shipping, maraming salita, pero kulang Anya sa gawa on the ground. Pig! May makarang daw. Sige lang, daldal mo daw. Pero wala ka mang ginawa. Parang dito, parang kumpurmi ako. Natapos mo pala yung project mo doon sa Yolanda. Ano kaya ang isasagot dito ni Ping Lacson na
Sabi ni Ping Lacson doon sa mga interview sa kanya na siya yung ano, sa feeling ni Ping Lacson, the most qualified of all the candidates, mga kababayan, sabi niya. It is because of his achievements, because of his track records, and the length of service niya, mga kababayan, sa gobyerno. Tapos, bigla na lang, mga kababayan, sasabihin ni nanay na itong si Ping Lacson, grabe lang sa pag-kwento-kwento. Parang yung sinasabi ni nanay na dinidescribe kay Ping Lacson, parang siya yun. Hingin lang. Kulang daw yung ano, yung trabaho on the ground. Ngayon, pagdating kay Manny, sabi ni Boy Abonda, bakit niya hindi kailangan na, hindi dapat iboto itong si Manny Pacquiao? Manny, pagingan mo yung sagot ni nanay. Sabi ni nanay, ang kabutihan ng loob niya, hindi sapat. So Manny, tinimbang ka ni nanay, ngunit kulang. Anong masasabi mo? Ipanalangin na lang natin itong si nanay. Kasi daw, iyang kabutihan mo, pero may maganda naman na. Di ba? Maganda naman yung sinabi niya na mayroon kang kabutihang loob. Recognize niya yon. Kailang yung pagiging mabuti mo, hindi yun sapat eh. Hindi yun sa sapat. Ang talagang sapat, nanay. Di ba? Kasi nang tanungin mga kababayan siya, bakit anya ikaw? Ikaw yung dapat na iboto na pangulo, sabi ni Boy Abunda. Sagot po ni nanay. Kasi daw, pinakita sa krisis na ito, referring to yung mga calamities na kinaharap ng ating bansa, yung lindol, yung bagyo, kung ano-ano pa, pati itong bidko, talagaan niya, sabi niya, yung isang babae niya ang nagsasiyain. What? Siya daw talaga yon. Siya ang nag-shine. Sabi ko sa inyo, talagang kitang-kita ang liwanag na galing sa, ano nga po yun? Hadukin. Di ba yun ang ano? Naglalabas yun ang liwanag. Yung power! Pinakita niya sa mga pinakita daw niya, mga kababayan, sa maraming krisis na nagdaan ay yung ginawa niya with flying colors. Excellent. Walang kapantay, mga kababayan, ang ibig sabihin doon. Talagang shine na shine. Lumiliwanag. Kahit sa dilim, sabi nga, kitang-kita pa rin ang pink lawan. Kaya pink ito. Yung sinusulatan ko, pink. Mula daw, 2016 hanggang 2022. Ngayon mismo, yung kanyang achievement po, yung kanyang mga ginawa bilang isang babae, shining, mga kababayan.
with flying colors. Approve? Pag hindi ninyo in-approve. Disapprove. Kaya naman po, tingnan ninyo, shine siya eh. 2 hours na yung ano, yung lumipas, ang nanonood, 266,000 pala kayo, no? 266,000 pala. Wala tayong magustong mag-share. At more than 200,000 din, mga kababayan, hindi ko nakita yung kay Ping Lacson, yung actual. Oy, kwento nga ninyo. During the live, ano, ay hindi man pala, premiering. Kasi recorded na siya. Dito po sa YouTube, ilan po yung actual na nanonood as, you know, as seen doon mismo sa tawag dito, sa premiere niya. 2 days ago, ginawa kay Ping Lacson, guest siya, ang na-earn, mga kababayan, na views, nasa 2.9 views lang po. Million. 2.9 million views. Tignan natin kung haabol itong si Shine. Lomi Shine. E tingnan natin kung makikita natin dito kung sa Shine siya. But if you compare the actual views, mga kababayan, yung parang live, di ba? Yung mga actual na nanonood. Yesterday, mga kababayan, si Bongbong Marcos, umabot siya sa 313 yata yun. 313,000. O baka mababa yung ano, nag-register sa isip ko. 313,000 ba yun? Yung actual na nanonood? 350 yata. 1,000. And this time, mga kababayan, yung naipon na niya after one day or 24 hours, nasa 5,729,844 views. So, ibig sabihin, napakaraming mga Filipino ang nagka-interes sa ano, sa interview ni Boy Abunda kay Bongbong Marcos. Tiningnan ko yung presidential interviews, yun na isang video lang po yun ng GMA Public Affairs, nasa 6.2. Combined na yun, lahat na sila ng mga presidential candidates, yung lima ng mga presidential candidates. Right now, 3 days ago yata yun, yung sa GMA, nasa 6.2 million. So, nandun na lahat yung mga kandidato. Ito, one-on-one kasi. Yung kay Jessica Soho, one-on-one man yun, kaya lang, inisa na lang siya, edited siya, inisa sa isang video presentation po. Pero ito, series yung ginawa ni Boy Abunda, and may schedule siya every night at 6 o'clock in the evening. So far, sa tatlo, hindi pa natin ma-determine kay Kuan, kasi katatapos pa lang yung kay Nanay. So right now, 266,000 pa lang. Makita natin in the coming days kung magsashine siya rito. Pero, as you can see, top-notch share ngayon, nalampasan, aros kalahati lang, yung naging views ni Ping Lacson at 2.9 million views, abang 5.7 million na po. 2 days na yon, 1 day pa lang kaya na, kay Bongbong Marcos.